Okay, ito na yung nakuha natin kaninang dahon. So, ang gagawin natin sa dahon, didikdikin natin, dudurugin natin ito para makuha natin yung katas na ilalagay natin sa sugat. So, didikdikin. So, ito na yung napigyan natin. Dinurog natin na dahon. So, ang gagawin natin, so, pipigain to siya. Yung katas niya, yung pipigain natin. Tapos, yung katas niya ito, ilalagay nyo sa sugat. Yan, yung katas. Yan, katas. So, ilalagay nyo directly sa sugat. Actually, pag naano ko ito, na-proof ko ito na magaling talaga siya, yung sugat mo hindi mamamaga. Kasi nung bata pa ako, sumaki ako ng isang forward na sasakyan. Tapos biglang nag-break yung sasakyan. Tapos yung parang yung head ko na-bump siya. Malaki yung sugat dito. So, since, malapit lang maraming hagonoy. So, may nagsabi sa akin, lagyan daw ng hagonoy yung, yung sugat. So, nilagyan ko siya. At saka, kasi since malaki-laki siya, so, akala ko, pagkabukas, mamamaga. So, iniobserbahan ko. Pag nung kinabukasan hindi siya namamaga at hindi siya masakit at madaling maghilom ang sugat. So sana guys, sa hindi pa nakakaalam sa inyo ng power ng hagonoy na dahon, kasi marami ito kahit sa ang lugar makakakita, marami talagang dahon ng hagonoy, so hindi siya mahirap hanapin. So sana nakatulong itong information na ito. At saka, sa hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe para naman po ma-update kayo sa mga new videos ko. Sige, salamat. Bye-bye. Salamat sa panonood.